Minsan po ay mayroong isang nanay na isang araw po na maulan, meron po isang nanay na nagmamadali po ang pumunta sa eskwelahan ng kanyang anak. Dahil nga po malakas ang ulan, malakas ang kulog at kidlat, nag-aalala po siya na baka po ang kanyang batang anak na babae po ay takot na dahil nga po sa lakas ng kulog at kidlat. Subalit sa kanya pong pagkakamangha, nang siya po ay papalapit na po sa classroom ng kanyang anak, nakita niya yung little girl niya nakasmile habang nakatingin po sa langit. So nagmamadali po siyang nilapitan niya po ang kanyang anak at ang sabi niya, "Baby, bakit kang umingiti habang tumitingin ka sa langit at kumikidlat at kumukulog?" Ang sabi po ng kanyang anak, "Mommy, pinipicturan ako ni Jesus. Pinipicturan ako ni Jesus, kaya dapat ngumiti ako para maganda ang itsura ko. God is taking my photo, so I have to look good. That's why I am smiling." Ang tanong po, how do you look before your God today? Pakitignan nyo nga po ang inyong mga katabi ngayon. Do you look blessed or do you look stressed? Pakicheck nga po ang mga mukha ng inyong mga katabi. Tignan nyo nga po, siya po ba ay mukhang blessed o siya po ay mukhang stressed? Ngiti nga po kayo. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po ni former Prime Minister o former British Prime Minister Margaret Thatcher, "In politics, if you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. In the church, may I say, if you want a short sermon, ask a man. But if you want a longer one, invite a woman." Unfortunately po, standing before you to give the message is a woman. Kaway-kaway po sa mga empowered and beautiful women. Hallelujah! Church, it is said that a woman can utter 20,000 words for a day, compared to just 7,000 words of a man. Kaya po, ngayong umaga, alam nyo na po ang dahilan. I've been asking Pastor Andrew, "Pastor, ilang minuto mo ba ako pagbibigyan? Kasi natatakot po ako kasi there was one church na nakita ko, nilalagyan po ng minuto. Last 10 minutes, tapos last 5 minutes. Hindi ko po kaya yung ganon. Because in Singapore po, to be honest po, ay nasanay po kami na i-digest po ang salita ng Panginoon. So hindi po kami masyadong nagpapapressure sa oras. But I have to respect po, siyempre, kung ano po ang meron po tayo sa ating bahay, sambahan. Praise the Lord. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang isang kasaysayan na alam ko naman pong familiar na po tayo. Sino po ba rito ang hindi po nakakakilala kay Apostol Pablo? Siyempre po, lahat kilala natin. When I am preparing a sermon, I ask the Lord, I told the Lord, "Lord, what message, ano pa bang mensahe kaya ang hindi pa naririnig na inyong mga anak sa Romblon? Anong pwede kong daling mensahe, Panginoon? For 74 years, perhaps lahat na ng mensahe, lahat na po ng scripture sa Biblia na ituro na po sa inyo." Kaya sabi ko, "Lord, what could be the message for your children today? Lord, bahala kang pumili ng mensahe." Ang dami ko pong tinignan. Of course, for 12 years po of being a pastor, marami na po tayo kahit papanong sermon. But I have to ask God which one of the sermon ay para po sa atin ngayong umaga. And I was led po sa aklat po ng Acts chapter 20, 17. Onwards po iyon.
I have a PowerPoint po this morning. I won't be reading na po sa English because kanina po ay binasa po natin. Allow me po to read the scripture in Tagalog ngayong oras pong ito. Acts chapter 20 verses 17. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asia, naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nanginging magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. 21. Maging Hudyo o Griego man ay pinapangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y papunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko lamang ay ito, bawat dinaanan ko, ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag na magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao, yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan, ikaw na nakakakilala ng puso ng naming lahat. Sa oras pong ito, hinihiling po namin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Holy Spirit, being our teacher, please, we invite you, Lord God, to come into our hearts. Kayo po ang magturo sa amin. Kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon. Father, I am just your spokesperson. And Lord, I have to admit, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Because I am just totally dependent on you, Lord, on the power of the Holy Spirit. And I am just here, Lord, to speak your words. But the work, O Lord God, to touch the heart of your people belongs to you, Lord. Ikaw ang kumilos. Panginoon, katagpuin mo kaming lahat kung nasaan man ang pangangailangan namin sa inyo ngayong umaga. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Ikaw ang mangusap sa amin. Habang ako'y nagsasalita, Lord, cause your people, Lord God, to listen to your words as if you are the one talking to them, Lord. Para po, Lord God, ma-meditate namin ang salita mo. Ma-enjoy namin ang salita mo, Panginoon, at makuha namin kung ano po ang pinasasabi mo at itinuturo mo sa amin ngayong umaga. Marami pong salamat, Panginoon. I ask you, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas. Lord, cover me with your most precious blood. Ilagay mo ko sa likod ng iyong krus upang hindi po ang aking kahinaan ang makita, kundi ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. When I was invited by your pastor to speak, ang sabi ko parang sobrang nakaka-intimidate po. Nakaka-humbled po talaga. Standing before pastors and pastora Celodio, I'm honored po na makilala po kayo. Yung pong matagal pong church, a pastor ng church na to. Speaking before an intelligent theologian, Pastor Andrew. Ako po isang hamak na misyonero lamang na gumagawa ng tungkulin sa Panginoon. Kanina habang nagwo-worship po tayo, I am asking the Lord, Lord, why I am here? Sabi ko, Lord, bakit ako nandito? Standing before this big church, sino ba ako? Napakaliit ko sa harapan mo. The same question po, every time I attend, because in Singapore po, I've been privileged to attend yung pong mga regional meeting ng Southeast Asia.
Nakikita ko po ang sarili ko attending a seminar, attending a meeting with all the national presidents of the Four Square in Southeast Asia. Sabi ko, Lord, sino ako? Niwala nga akong posisyon sa national Four Square ng Philippines. But I am with meeting, I am being trained with our previous President Val Chavez, current President Corona, President of the Church of Cambodia, kasama pa minsan ng President ng US, Glenn Burris, kasama pa before si Dr. Jack Hayford. I am so humbled by the Lord. And I'm so thankful for the privilege. And I know, isa lang po ang alam ko, hindi nagkamali ang Panginoon, because all those blessings and privileges na binigay sa akin ng Panginoon are His preparations para sa akin, because hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay ko. And that is my joy. Currently po, kami po ay missionary at large. Last year po, I just said goodbye to our Four Square Church in Singapore. But I am so thankful po because I left a church na meron po tayong mga kapatid po na patuloy pong nagpapagamit sa Panginoon. Please pray po that the Lord will give a new pastor to them na magpapatuloy po ng gawain. Currently po kami ng asawa ko ay nasa season ng pananalangin kung saan po kami muling dadalhin ng Panginoon. Because sa amin pong mga buhay nananalig kami na hindi pa po ang tapos ang mission namin para sa Kanya. Praise the Lord. Balik po tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga. Acts chapter 20, verses 17 to 24. Ito pong kwentong ito ay tungkol po sa pagdalaw po ni Pablo sa isang strategic mission field niya po bago po siya bumalik po ng Jerusalem. Siya po ay napadaan po sa lugar ng Ephesus, at dahil po siya ay napadaan doon, pinatawag niya po ang mga leaders ng iglesia in Ephesus Church or Ephesian Church bago po niya tuluyang iwan ang Asia. He took time po to bond with them, makipagkwentuhang muli po, mag-reflect po muli, makipag-kamustahan po muli sa kanila about kung ano na ba ang nangyayari sa buhay nila, mag-look back po ng mga good times they had together, how God had blessed them, and pour out His blessings po sa kanila. Lahat po yun. And then afterwards po, ito po yung nangyari. Isasummarize ko lamang po. Verse 36, when he had finished speaking, he knelt and prayed with them. They all cried as they embraced and kissed him goodbye. They were sad most of all because he had said that they would never see him again. Then they escorted him down to the ship. Let's imagine, church, the scenario here. If you have your Bibles with you, they were one. Tied in the bonds of love. Magkakasama po sila. Nag-start po ng mga churches, ng mga gawain. And they had been through so many prayer meetings and evangelisms together. They have shared so many victories. Marami din po silang pinagsaluhan ng mga suffering and trials. And this time, they are having a prayer meeting again on their knees. Nakaluhod muli sila sa Panginoon in the sweet presence of the Holy Spirit. And as they are praying, these elders, yung mga leaders po na pinatawag po ni Apostle Paul, realized that this is the last prayer meeting na meron po sila with Apostle Paul. So tingnan niyo po yung atmosphere that time. And when they realized that po, they all wept. Tumangis po sila na hindi lamang po tumulo ang luha nila. They all wept. The Bible says, they wept sorely. And then, they began to hug Paul. Niyakap po nila si Paul while weeping because they know they will never see Paul again.
They walked down at sinamahan po nila si Paul papunta po sa ship. They were parting for the last time. Church, we are all going to go one day. Lahat po tayo one day we'll go. Amen. All of us like Paul. Darating ang panahon at pagkakataon na aalis po tayo at may maiiwan po tayo. Amen? We may move out of our country. Pwedeng umalis ka ng bansa mo. Baka may pupuntahan kang ibang trabaho o assignment. You may move out of your city. Pwede kang lumipat ng siyudad. You may move out of your family. Kapag ikaw ay nag-asawa na o kapag ikaw ay nagkaroon ng ibang karir na kinakailangan kang lumayo. You may move out of your company and you may move out of your church one day. And of course, you may move out of this world. Pwede po tayong mawala o lumisan po sa mundong ito. And then what happens? Kapag po dumating yung pagkakataon that we need to live, that we need to go, the question we each have to answer is, when we go, when you go, what difference will it make? Ano po kaya ang magiging kaibahan kapag kayo po ay nawala o umalis? Will your life have had any impact at all? Meron po kayang impact yung buhay nyo o yung pagkawala ninyo? Ang sabi po, nang tinanong po si Martin Luther kung ano daw po ang kanyang gagawin kapag siya po ay mawawala na sa mundong ito, ang kanya lamang pong sagot ay, I would go out and plant a tree. I would go out and plant a tree. Sabi niya, mag-iiwan ako ng pamana ng buhay na kung saan ang buhay nito will go on to the future. Ano po ang iiwanan po natin kapag po tayo ay lumisan sa mundo pong ito? This morning po, may we give the topic of the sermon that I have for you this morning, which is how a man's life is measured. Paano nga po ba sinusukat ang ating mga buhay? O paano nga po ba sinusukat ng Panginoon ang ating mga buhay? Sinasabi po na ang mundo ay may tatlong sukatan sa pagsukat po sa isang tao. Meron pong tatlong B, three B's on how the world measure a man. Number one, brain or talino. Diyan daw po tayo minsan sinusukat ng tao. Kapag matalino ka, kapag marunong ka, kapag magaling ka, mataas ang tingin o respeto sa ilang tao. Amen? Brain. Next B, brawn or tikas. Kapag ikaw daw ay matipuno, physically macho, may mga muscles, you look so powerful, mataas ang tingin sa'yo ng tao. The last B na ginagamit po ng mundong batayan sa pagsukat sa atin is our backs. Generally refers sa atin pong salapi o pera o kayamanan. Kapag daw po may pera ka, ayan, you have the respect o mataas po ang tingin sa'yo ng tao. Yan po ang measurement kadalasan na ginagamit po sa atin ng mundo. Utak, physical appearance, pera, kayamanan or possession. But how do you measure your life? Paano po naman kaya sa harap ng Panginoon, paano po kaya sinusukat ng Panginoon ang atin pong mga buhay? Do you know na meron pong isang tao in the Guinness Book of World Records
na meron pong claim for being famous dahil po sa sukatan na ginamit po sa kanya. Ang kanya pong pangalan ay si Michael or Michelle Lotito. Michelle Lotito. Alam niyo po ba kung ano ang kanyang salaysay o kwento ng katanyagan? Or his claim of being famous? Church, Michelle Lotito is known for eating unusual material or indigestible objects beginning at the age of 9. 9 years old pa lang po siya, siya po ay kumakain ng mga unusual na mga bagay or indigestible po na mga bagay. Ano niyo po ba kung ano ang kanyang mga kinakain? He eats glass, metal, rubber, and other materials. And mind you, Michelle Lotito can consume 900 grams of metal per day. And he holds the title of Strangest Diet. Strangest Diet. It is estimated that between 1959 and 1997, Lotito had eaten nearly 9 tons of metal. Wow! Paano niya po ito ginagawa? Lotito's method for eating all this metal was to break it into small pieces. Siguro po dinudurog niya o pinaliliit niya po na maigi bago niya po ito kainin. And then, he will drink mineral oil. And then, tuloy-tuloy po yung pag-inom niya po ng tubig. At eto po ang some of the unusual items na kanya pong kinonsumo o kinain. Ayan, number 1, 18 bicycles. 7 TV sets. 6 chandeliers. 2 beds. 1 pair of skis. 1 computer. And lastly, 1 Cessna 150 light aircraft. With all these materials, you can imagine this man reporting to Jesus, "My son, what did you do when you were on earth?" "Lord, I ate an airplane." What a claim of fame. But does that really matter to God? What really counts po sa harap po ng Panginoon? In Acts 20, we see the answer of how a man's life is measured. Mula po sa aklat po ng Acts, makikita po natin sa buhay ni Pablo na isa pong measurement ng Diyos sa tao is our manner. Our ways of behaving towards others. Our manner or our behavior towards others. Verse 18 to 19, ang sabi po dyan, "And when they had come to him, he said to them, 'You know, from the first day that I came to Asia, in what manner I always lived among you.'" Sabi niya po, "Serving the Lord with all humility." Serving the Lord with all humility. That is the manner of Paul. Naglilingkod daw siya pang isa Panginoon ng may kababaang loob. From this verse, makikita po natin that the manner of Paul's life is that he led a life full of humility. Serving the Lord with all humility. Church, there is no true greatness without true humility. Wala pong totoong kadakilaan kung walang totoong kapakumbabaan. What is humility? Ano po ang kapakumbabaan o pagpapakumbabang loob? Humility is an honest estimation of ourselves.
yung tama po na pagpapahalaga sa ating sarili. It is saying about ourselves what God says about us. And the result of humility can be seen primarily by serving. Makikita po ang totoong kapakumbabaan sa paglilingkod because the Bible says that we are to love others as we love ourselves. Amen? Church, notice how Paul said, serving the Lord with all humility. The word serving is the verb from which we get the noun doulos. And doulos means bond slave. Do you know what the mark of humility is? Ano po ang marka ng kababaang loob o pagpapakumbaba? According to Paul, serving others. Serving others. Pakisabi nga po sa inyong mga katabi, serving others. A humble person is a person who serves other people. Church, when God measures a man's life, He does not measure ang isang tao by how many servants a man has, but by how many the man has served. Ang ibig ko pong sabihin sa pagsukat po sa atin ng Diyos, hindi niya po tayo sinusukat sa kung gaano karaming tao ang naglingkod sa atin. Kung gaano karaming tao ang naging katulong natin, empleyado natin, tauhan natin, no! Sinusukat po tayo ng Panginoon sa kung gaano karaming tao ang napaglingkuran po natin. Alam niyo po, maraming tao ang tanyag dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang kagandahan, dahil sa kanyang kayamanan. But when their life is measured by God, it will amount to less than a zero. Why? Because they never learned to serve. Hindi po nila natutunang maglingkod. Hindi po nila natutunan kung paano mag-serve o magsilbi. There are people, they go to church from Sunday to Sunday, morning, napakaaga simbahan. And they attend all church services. Sadly, they do not serve. They do not serve. Kahit maglang po mag-alok na isang basong tubig sa kapatiran o sa kapwa, hindi po nagawa. Kahit man lang po mag-alok yata ng kape kay pastor. Pastor, baka hindi ka pa nagkape. Gusto ba ng kape? Hindi po nagawa. Church, we are all familiar with the Bible saying that love your neighbors. Di po ba? And who is our neighbor? Who is your neighbor? Ayan pong mga katabi nyo, that is your neighbor. Ang sabi ng Bible, mahalin natin ang ating kapwa. Pakisabi nga po sa inyong katabi. Unfortunately, because of this command of the Lord, marami pong pinipili na lamang o masaya na lamang na maging kapwa. Marami pong gusto na lamang maging neighbor. Bakit? Sabi ng Lord, mahalin ang kapwa. So, dahil mahalin ang kapwa, gusto mo lang maging kapwa, gusto mo ikaw na lang laging minamahal. Ikaw na lang yung laging inuunawa. Ikaw na lang yung laging pinaglilingkuran, pinagbibigyan, pinapatawad. Lahat gusto na lang maging kapwa. Brethren, mga kapatid sa Panginoon, like Paul, we need to find a place for service. Kailangan po nating maghanap ng lugar sa paglilingkod.
in our church, in our family as well. Mga kabataan, kaway-kaway. Ang ating pong testimonya sa church, kailangang mauna sa loob ng ating bahay. Amen? So kung masipag po tayo sa mga gawain sa church, dapat masipag din po tayo sa mga gawain sa bahay. Amen? Ayan, may umamen. We need to find a place of service sa ating komunidad. Community engagement. And even in our workplaces. We need to find a place of service in the sphere of our influence. We need to ask God, Lord, help me to be a servant. Alam natin yung famous na song. Di po ba? Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant. Make me a servant today. Amen. Church, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Unless we are truly servants, we will never be truly missed when we are gone. Kapag po tayo ay hindi servants, kahit po mawala tayo, wala pong maghahanap sa atin. Not only did Paul live a life of humility, but his manner of life included a life of heartache and pain. Sa verses po na binasa natin, ang sabi diyan, serving the Lord with all humility and all tears. Church, look at Apostle Paul here. He had a broken heart. Paul knew how to weep. Alam niya po kung paano tumangis. Paul knew how to cry. Paul knew how to empathize. He knew how to feel and to endure the sorrows and hurts of other people. And that's the way to be missed. Church, if we live for ourselves and self alone, kung tayo po ay mabubuhay lamang para sa ating sarili lamang, and we will try to protect ourselves from the cares, from the toils and problems of the world, kapag tayo po ay i-isolate po natin ang ating mga sarili, and we will just protect ourselves from people and from their problems, we're not going to be missed. Si Paul po, sobrang na-miss ng mga tao pong kanyang naministiran because Paul was able to touch the lives of these people. Amen? Church, we need to be men and women who know how to sympathize, who know how to empathize. Men and women who have the compassion of the Lord. Amen? Yung po tayo dapat. Mga babae at lalaki na marunong umiyak, na marunong po na tumangis po. Para sa mga, lalo po para sa mga kaluluwa na naliligaw po ng landas. Look at Paul. Lalaki po siya, yet he learned to weep. He cried with people. Why? Because his life was devoted to serving and praying. Yung buhay niya po, nakatalaga sa paglilingkod at sa pananalangin. That's why he sees people the way Jesus sees people. Ganun po niya tignan ang mga tao na sa kanyang paligid. He sees them with love and compassion. Like Paul and Jesus, even Jesus shed tears. He wept, di po ba? In the Bible, John 10:35, Jesus wept. Like Paul and Jesus, they shed tears for these people. Are you shedding tears for the people around you? Minsan po ba tumutulo ang inyong luha kapag nakikita niyo po yung inyong mga kapitbahay na namumuhay po, na hindi po nakalulugod sa Panginoon? Are you shedding tears for the member of your family? Na kahit ano po ang yaya nyo na pumasok sa simbahan, ay hindi po sumasama? Are you shedding tears for the people who are enjoying to live a life without God? Kailan po kayo huling tumangis? Para sa isang kaluluwang wala pang pagkakilala sa Diyos. Kailan niyo po iniyakan ang isang kaluluwa
whether kaibigan, mahal sa buhay, o isang tao po na alam niyong hindi pa kumikilala sa Panginoon, Church, have compassion for their soul. Magkaroon po tayo ng habag sa kanila pong kaluluwa. Let us allow the things that break the heart of Jesus to break our heart. Paul said, I serve the Lord with humility, with tears, with heartaches, and with hardship. And our manner matters. At yun po ang sinusukat ng Panginoon sa atin. God measure our manner. Number two, our message. In our life here on earth, maraming salamat. In our life here on earth, we not only live a certain way, but we also say a certain thing. And we are going to leave behind a message. Every one of us will be known for something we have communicated when we are gone. Di po ba? Verse 21 to 24, ang sabi po ni Paul, I never shrank back from telling you what you needed to hear, either publicly or in your homes. I have had one message for Jews and Greeks alike, the necessity of repenting from sin and turning to God and of having faith in our Lord Jesus. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. And what is that work? The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Church, how do you want to be remembered? Or what do you want people to remember about your message? Paano nyo po gusto kayong matandaan o maalala ng isang tao, especially po about your message? Would they say, naaalala kanya because of the gospel of Jesus? Kapag ba tinanong ka, kilala mo ba ito? Sasabihin ba ng taong to, oo, yan, kilala ko yan. Kasi yung taong yan, ang bibig, puro salita ng Diyos. Puro pag-ibig. How are you going to be remembered? Church, Paul's life was centered on the message that really matters. There are people who are remembered, sadly, for having a bad message. Di po ba? Or for having a bad mouth. Minsan, di ba? Kilala mo ba si sister na yon? Kilala mo ba si brother na yon? Di ba minsan, ano ang pagpapakilala o on description? Ah, oo, kilala ko yun. Yung masungit, yung mataray, yung mahilig magyaw-yaw, yung mahilig magmura, yung mahilig mag-green joke, yung laging nakasigaw, di po ba? Yung taklesa, yung chismosa, yung marites. Di po ba? Minsan ganun yung nasasabi ng tao. Kilala ko yun. Ang sakit po ng identification po kapag ganun. Amen? Lalong-lalo po, nausong-usa po si Sister Marites. Nakapasok na po sa iglesia. Kasi po may kasabihan, if you are a good person, mabuting tao ka, pero chismosa, isa ka daw dakilang good, o isa ka daw good Samarites. Mabuti ang kalooban, naglilingkod sa Panginoon, pero chismosa, ang tawag sa'yo, hindi good Samaritan, good Samarites. What was the content of Paul's message? Ang sabi niya po, repentance and faith. Yun po yung content ng mensahe po ni Paul. Paul was known primarily as a gospel preacher. And Paul's content had conviction in it. Sana po ganun ang mensahe natin. There is content, right content, and there is a right conviction. Ang sabi niya sa verse 22, and now behold, I go bound in the Spirit into Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, except that the Holy Spirit
witnesses that in every city, saying, bonds and afflictions abide me. In more modern language, perhaps ang sabi ni Paul, babalik ako sa Jerusalem because the Spirit wants me to go. Gusto ng banal na Espiritu, pumunta ako ng Jerusalem. And I'm bound in the Spirit. Hindi ako pwedeng magsabi ng no sa banal na Espiritu. And I know God's will for me. Alam ko ang kalooban ng Diyos sa aking buhay is to go. Pero sa pagbalik ko, sa pagpunta ko sa Jerusalem, I know that I'm going to have hardships. I'm going to have heartaches and trouble. I am going to be in prison. Pero ano po ang sabi ni Paul sa verse 24? But none of these things move me. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya when he goes back to Jerusalem. Hindi po siya nagpadala sa lahat ng banta na pwedeng mangyari sa kanya. Sabi niya, none of these things move me. Walang nakapagpatinag sa akin. Because Paul said, my life is worth nothing to me unless I use it in finishing the work assigned by me. Assigned to me by the Lord Jesus Christ. And what is that? That is the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Church, if you want a life that matters to God, we need to have a message na meron pong tamang content at may tamang conviction. Piliin po natin ang mensahe po na ilalabas ng ating mga bibig. I'm going to finish my course with joy. I will do it. I know what I'm going to do. I will eventually be led to death. Ano pong mensahe ang atin pong ipinamamahagi? In the social media, anong mensahe po ang sinisigaw natin? Are we telling others about Jesus? Or most of the time, we are telling our stories more than the stories of Jesus. Minsan po, mas excited tayo na ibahagi ang mensahe kung ano yung kinain natin ngayong araw na to. Di po ba? Dati po, iniisip muna nating manalangin bago kumain. Ngayon, picture muna bago manalangin. Why? Kasi sinashare kung ano ang kinain. Sinashare ang mensahe kung saan mga lugar pumunta o mga nagbisita. Church, I am not saying that that is bad. However, being the children of the living God, we are told to tell others about the good news of salvation. Amen? Yun po ang ating pong binigay na mandate ng Panginoon. Meron po tayong trabaho to go and preach the gospel. And that mandate, we have that gospel mandate given by Jesus. And I'm telling you, that mandate ay hindi lamang po binigay sa aming mga misyonero, sa mga pastor, sa mga evangelist. Hindi lamang po binigay ang mandate to go and preach the gospel sa aming mga lingkod ng Panginoon. That gospel mandate was given to all of you as well. Amen? Bata, matanda, you have the gospel mandate to go and preach the gospel of Jesus. But what are we doing? Ano po ang ginagawa natin? Church, meron pong isang statistics na nagsasabi, meron po tayong dapat na i-end sa ating bayan. We have this gospel poverty in our nation. According to the statistics, sa ngayon po, ang ating population ay nasa 8 billion in the whole world. And out of that 8 billion, still, there are 2.2 billion people who have never heard the gospel. 1 out of 4 people have never heard the gospel. Isa sa apat po na kaluluwa, hindi pa po nakarinig ng salita ng kaligtasan. 41,000 people die daily
not having the opportunity to hear and respond to Jesus. Church, ano po ang sinasabi sa inyo ng Panginoon with this message? We are all blessed because after the more than 2 years pandemic, narito po tayong lahat, survivor po tayo, amen? But how many millions of people died because of the pandemic, because of the virus? Were they able to hear the gospel bago po sila namatay? At yun po yung masakit. Masakit po na nawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero mas masakit kung yung mahal sa buhay natin na yon, hindi po nakakilala sa Panginoon, hindi po nakarinig ng salita ng kaligtasan. Church, we are living in the last days. Actually, no longer last days. Ang sabi po ng maraming mga preachers po natin na pastors, we are now living in the last minute. And the enemy is doubling his time para po mailayo ang mga tao sa Panginoon. Ang sabi po, if the enemy cannot make you holy, he will make you busy. Marami pong tao nawawala na ng oras sa Panginoon. Why? Because they are now busy on the cares of this life. Church, mga kapatid ko sa Odjongan for Christ Church, huwag po natin kalimutan ang ating pong gospel mandate. Ang dami pa po. Yes, I know there are so many First Christ Churches in Romblon. But marami pa po sa labas ang nangangailangan po ng kaligtasan. Hindi lamang po trabaho ni pastor ang mangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang po trabaho ni pastor ang umabot. Trabaho po nating lahat yon. Kailangan po ni pastor ng katuwang para umabot po sa maraming kaluluwa po na nangangailangan pa sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Si Paul po, ang sabi niya, and now, none of you to whom I have preached the kingdom will ever see me again. I declare today that I have been faithful. If anyone suffers eternal death, it's not my fault. For I didn't shrink from declaring all that God wants you to know. Ano po ang sinasabi dito ni Paul? Ang sabi rito ni Paul, he has done his part, nagawa niya ang kanyang part to tell everyone the good news of salvation. And he is clear to God that he is no longer accountable for the souls of men who will not accept it. And he is also telling us that if we don't tell our friends, our neighbors, our loved ones, our brothers and sisters about the Lord Jesus Christ, Paul is saying that if we don't do our part to preach the gospel, their blood, yung pong mga blood na mga taong iyon na inilapit sa atin ng Panginoon, is on our hands. Is on our hands. If we don't go preach the gospel to the people around us, then we are accountable to God for their souls. Apostle Paul is confident enough that he said in his message, I am pure, I am free from the blood of all men. I'm not going to face the Lord with bloody hands. Paano nyo po haharapin ang Panginoon? Si Apostle Paul, malakas po ang kanyang loob. That's why perhaps habang yung axe po ay nasa ulo ni Paul, the moment na siya po ay uhusgahan na para mamatay, alam po naman natin na siya po ay pinugutan ng ulo. When the axe fell in Paul's neck and was beheaded, perhaps po, yung next scene po is Paul being before in the presence of the Lord saying, Lord, you know, I wasn't that strong, hindi ako ganung kalakas. Hindi ako ganung kagwapo. Hindi ako ganung katalino. Hindi ako gaano kagaling kumanta. Wala ako masyadong maraming pera. I am just a tent maker. But Lord, I have kept the faith. Amen.
I have finished my job. I have proclaimed the good news. Lord, I fought a good fight. My race is over. And Lord, these hands are pure from the blood of all men. Kaya po ba nating sabihin yun sa Panginoon one day, na Panginoon, I have finished my race. I have done my assignment to tell the world about your words. And my hands are pure from the blood of the people. Church, kay Apostle Pablo, what a great way to meet the Lord and enter eternity sa ganun pong scenario. Our message matters to God. Lastly po, our motto. We are not only being measured by our manner, the way we behave, by our message, ang ating pong mga salita, but also we are being measured by our motto. Motto is the expression of the guiding principle or purpose of a person. Everyone has a motto, di po ba? Honesty is the best policy. Yung mga old motto pa po natin dati, di po ba? Everyone has a motto for his life. Hindi ko po alam ang inyong motto. But kay Paul, ano po ang kanyang motto? Yung pong motto natin kasi, yun yung driving force po natin, yung driving force po yung nagbo-boost po sa atin, nagmo-motivate po sa atin bilang isang tao. At kay Paul, ano po ang sabi niya sa verse 33? It is more blessed to give than to receive. Amen? Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan po ang sabi ni Jesus. Kaya wag po tayo makontento na maging neighbor o na maging kapwa. I have never coveted anyone's silver or gold or fine clothes. You know that these hands of mine have worked to supply my own needs and even the needs of those who were with me. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. Sinasabi po that people can be divided into two categories. Nahati daw po ang tao sa dalawang kategorya. There are those who are takers and there are those who are givers. Nasaan po kayo doon? Kategorya lang daw po ng tao ay dalawa. Givers and takers or receivers. Ang sabi po, the takers eat better, the givers sleep better. Si Apostle Paul po was a great man because he spent his life not only as a receiver, but most of the time as a giver. As a result, Paul's life was a blessed life. Dahil yun po ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, it is blessed to give than to receive. And because of the motto of Paul, tatlong bagay po ang naitulong ng motto niya ito sa kanya. Number one, Paul's motto saved him from covetousness. Iniligtas po siya ng Panginoon sa pagiging mapag-imbot o mapagkamkam o whatsoever. Iniligtas siya ng Panginoon sa pag-iimbot, sa pagiging greed. Sabi niya, I have coveted no man's silver or gold or apparel. So niligtas siya ng Panginoon for being covetous. Next, yung motto ni Paul na kanyang pinamuhay saved him from laziness. Hindi po siya naging tamad. Niligtas siya ng Panginoon sa pagiging tamad because of his motto na it is blessed to give than to receive. Ang sabi niya, nagbanat ako ng buto. Amen? Alam natin, si Paul hindi po naging mabigat. Even while he is doing his ministry, nagtatrabaho po siya. Ang sabi niya, nagbanat ako ng buto. Paul pointed out his work hands and he said, These hands ministered to my own needs. Ang mga kamay na to,
ministered to my own needs. What he's saying here, I have worked for my needs. And then sabi niya, plus, there are people with me who are weak, who cannot work, and who have needs. I work so that I might help the needy. Look at Paul. Hindi lamang po siya nagbanat ng buto para sa kanyang sarili. Sabi niya, marami akong kasama, may mga kasama akong may sakit, mahihina, at kailangan nila ng tulong. So, sa pagtatrabaho po ni Paul, sa pagbabanat niya ng buto, yung kita niya, yung income niya po, hindi lamang para sa kanyang sarili. Sabi niya, there are people with me that needs my help. When we die, we are only, or we're going to take with us only what we have given away. Next, it also say Paul from selfishness, hindi po siya naging madamot o makasarili. Amen? Dahil katulad nga po ng binasa natin, he is concerned even to the needs of those who were around him. Nobody has a greater life than the man who lives a selfless life. And Apostle Paul lived a life of giving, not taking. Paul lived a life of helping, not hurting. And he lived a life of loving, lifting, and caring. Ang tanong, paano po natin ipinabubuhay po ang atin pong mga buhay? Church, bilang mga followers po ng Panginoong Hesukristo, we are called to lead the way in irrational generosity. Bilang mga lingkod po at tagasunod ng Diyos, Jesus is expecting us to be His follower even po sa paraan po ng pagbibigay. Jesus was so generous that He gave up His life for your life and for my life. Amen? Ganun po siya naging ka-generous. We are called to be the church by loving those around us the way Jesus would. That's why we should share with those in need. And we should stand ready to do what is good for others. We should think of others before ourselves. Because Jesus was not selfish. Jesus was sacrificial. Yun po ang ini-expect din po sa atin ng Panginoon. Not to be selfish, but to be sacrificial. Amen? Before I close the sermon, there is one video that I would like to share with you with regards to the motto of Paul that it is blessed to give than to receive. And while watching this video, tignan po natin ano po ang nilalagay ng Panginoon sa ating mga puso through this video na atin pong mapapanood sa ngayon. Lal Rua lives in a tiny remote village in Mizoram. Her family sustains on a meager income of less than $1 a day. Despite abject poverty, simple women like Lal Rua are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bufai Tham, or a handful of rice. Bufai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. With the passage of time, people have given more than rice, vegetables, firewood, cereals, and their regular tithes, empowering the church to be self-sufficient. Mizoram state is the most backward state in India.
and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last fiscal year, we received altogether around $13 million. Out of that, 12% of our total income is from the handful of rice collection. With 1,800 missionaries in India and many overseas, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. It is not our richness or our poverty that make us serve the Lord, but our willingness. So we Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Okay, nakita po natin na in just a handful of rice na isinasakripisyo po ng napakahirap po ng mga taong ito, napakalawak po ng ministeryong napuntahan ng kanila pong sakripisyo. Church, like Paul has a right manner, a right message, and a right motto. At siya po ay nasukat ng Panginoon ng tama at siya po ay nakapasa sa measurement ng Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, how are we going to respond? How are we going to respond? We should respond by becoming involved in the mandate of fulfilling the call for Great Commission. We have to have the passion and compassion po para sa mga kaluluwang hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Church, sa mga oras pong ito, ang Panginoon po ang nagsasabi sa ating lahat. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon to enjoy a happy life in this world. God called you and I to be holy, not to be happy. Therefore, may mga pagdaraanan po talaga tayong mga troubles in this life. Amen? May mga pagsubok po tayong pagdadaanan. Sinabi po yun ng Panginoon that in this world, you will have troubles. Because the Bible said, we did not only receive the privilege of believing, but also the privilege of suffering with Him. Amen? At kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Panginoon, katulad po ni Paul, alam po natin kung paano natin makukuha ang totoong kaligayahan. We are in the path of real joy when you are willing, when we are willing to put others first and ourselves last. Because what is the real meaning of joy? True joy means J-O-Y, joy, Jesus first, O, others second, and Y, you last. That is the meaning of real joy. Having Jesus as the first in our lives, others a second, and ourselves as last, there we can really receive ang totoo pong kaligayahan na naranasan po ni Apostle Paul. Paul lived with fullness of joy because he put others first and himself last. And the Lord can say, well done, my good and faithful servant.
I just pray na yun din po ang masasabi sa atin ng Panginoon. When we are gone, knock on the wood. Magkakasama po tayo ngayon and we are happy being together, but we don't know what will happen later or tomorrow. Pero kung oras na po na kunin tayo ng Panginoon, nawa po katulad po ni Apostle Paul, nagawa po natin ang iniatang po sa ating misyon. Nagbigay po tayo ng kaaya-ayang behavior o manner ng pamumuhay. Nagbigay po tayo ng nakapagdiligtas na mga mensahe o mga salita. At ang atin pong motto ay naging pagtulong o pagbibigay sa kapwa more than po sa ating mga sarili. Amen? I am so blessed to be with this church. And I know and I believe in my heart that this church is a generous church, because you will not have this beautiful kind of church kung hindi po kayo nakipag-partnership sa mga leaders po ng iglesyang ito. You partnered in prayer, amen? Tumulong po kayong makipanalangin. You partnered in giving. You partnered in serving church. Hindi pa po tapos. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong pong naumpisahan until the Lord Jesus Christ comes. Kasi marami pa pong nangangailangan ng salita ng Panginoon. Salute po sa mga pastors po natin na nagsimula sa iglesyang to. Pastor Celodio, maraming pong salamat for the legacy that you have left in this church. Pastor Andrew, sinusundan niya po ang legacy to at pinagpapatuloy. And I believe, even if the Lord will take Pastor Andrew from this church or bring him somewhere, meron pong magandang legacy din po na iiwan dito si Pastor Andrew. And whoever will the Lord in the future will put as his servant here, ipagpapatuloy po ang nasimulan po ng gawain ito. Pero hindi po yun kakayanin ng kahit sinong napakagaling ng pastor kung hindi po kayo kasama, natutulong manalangin, natutulong humayo, natutulong magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Church, we are called to be united in Christ. Amen? At yun po ang ating pong panghawakan lagi. Together, we can do more. Amen? Kung sama-sama po tayo, marami po tayong magagawa. Shall we pray? Hallelujah. Our Heavenly Father, salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, that you are not yet finished with us. Panginoon, marami pa kaming dapat gawin para sa inyo. Panginoon, ang dami pang kaluluwa, Panginoon, na naghihintay na marinig ang Ebanghelyo. May mga mahal pa kami sa buhay, kakilala, kaibigan, na hanggang sa kasalukuyan, Lord, ay nagiging matigas ang puso sa inyo, Panginoong Jesus. Tulungan mo kami. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon muli ng malaking oras sa inyo. Allow us to reflect, Lord, bakit mo ba kami iniligtas from this pandemic, from the virus, Lord? Millions of people have died, but Lord God, iniligtas niyo kami, narito kami. Why? Dahil meron pa kaming dapat gawin para sa inyo, Panginoon. Ang buhay na in-spare mo is should not be focused, Lord God, sa aming mga sarili, but it should be focused into propagating the words of the Lord Jesus Christ. Lord, help us to make an impact. Help us to make a difference, Lord, like Apostle Paul. Tulungan niyo po na sa aming mga tahanan, sa aming komunidad, sa iglesyang ito, Panginoon, makita ang Kristong buhay na nasa aming mga buhay. Pagpapala sa aking mga kapatid na narito ngayon, Panginoon, I am praying that in the name of the Lord Jesus Christ, patuloy na kalakasan, patuloy na biyaya at kasaganaan, Lord, ang ibubuhos niyo sa bawat anak mo sa iglesyang ito. Sa mga may mga karamdaman, Panginoong Jesus, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. You are our Jehovah Rapha. And even right now, Lord, kaya mong magpagaling sa for those, Panginoon, na meron pong discomfort or pain. We speak Jesus over that pain. Hallelujah. And we release the healing power of the Lord Jesus Christ. For those na may mga pangailangan,
financially, materially, O Lord God, you are our Jehovah Jireh, the God who provides, O Lord. And I pray right now, Lord, prove to your people that you are the God of miracle. You are the way maker, Lord, and nothing is impossible with you. Jeremiah 32:27 says, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Lord, wala. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, kayo po ang magkaloob sa pangalan ni Jesus. Sa mga nangangailangan, Lord, ng kapayapaan sa puso. Father, in the name of Jesus, breathe peace right now sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Hingahan niyo po ng kapayapaan ng mga pusong nababalisa. Hingahan mo, Lord, ang stillness sa mga pusong natatakot sa pangalan ni Jesus. Hingahan mo ng kalakasan ang mga espiritu ng hihina in Jesus' mighty name. Sapagkat hindi na po ito ang panahon, Lord, para kami ay manghina sa aming relasyon sa inyo. Ito ang panahon para kami magkaroon ng lakas ng revival para ipagpatuloy ang misyon na itinalaga niyo po sa aming lahat. Salamat, Panginoon, ngayong araw pong ito. Ikaw ang patuloy na mag-usap sa amin. Iba sa paglabas namin sa iglesyang ito, ikaw ang patuloy na magpaalala sa amin ng mga salita mo that we have the gospel mandate to go and preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Father, we are praying for Pastor Andrew, Lord. Salamat sa kanyang buhay. Panginoon, kilala mo siya. Kita mo ang everyday na buhay niya. Kita mo lahat ng struggles niya. Alam mo lahat ng pain niya. Alam mo lahat pa ng pangarap niya para sa inyo, para sa kanyang sarili. And even right now, Lord, nakikita mo siya. I'm praying in the name of Jesus Christ of Nazareth. Panginoon, ano man ang inihiling niya sa inyo, whatever desires he has from you, from you, Panginoon, God, may you please grant it in accordance to your will or best plan for his life. Lord, meron siyang discomfort, Lord, sa kanya pong lower abdomen. And Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we declare healing right now in Jesus' name. Whatever causes this pain, spirit of sickness, you have the right to stay there because that body is the temple of the Holy Spirit. And we say, live, go. Iwanan mo ang katawan ni Pastor Andrew because he still has a lot of things to do, Panginoon. Lord, patuloy mong i-recharge ang kanyang lakas. Patuloy mo siyang bigyan ng kalusugan, ng kalakasan, at dagdagan niyo pa ang kanyang karunungan, Panginoon, para may pagpatuloy ang mga gawain po na inilalaga mo o inilaan sa kanya sa pangalan ni Jesus. Thank you for his life. Bless him, Lord. Bless his ministry. Bless his family. Bless his life. Bless his church in the mighty name of Jesus. Lahat po ng narito ngayon, matanda o bata, Panginoon, pagpapala, kalakasan sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare favor, we declare victory, O Lord, and we declare blessings upon blessings sa aming mga buhay sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. And everybody says, Amen and Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless us all.